Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria. Ang paglilihi kay Maria na pinananatili ng Diyos na malaya sa anumang bahid ng kasalanan ay bahagi ng plano ng Diyos upang karapat dapat siyang maging ina ng tagapagligtas. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Maluwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaramal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, sari ng langit, amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo, hukong anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nakaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoon Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa maluwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mong maging marapat na tahanan ang mahal na birhing ipinaglihing walang minanang kasalanan, at siya'y ibinukod mo para wag madamay sa pagkamasuwayin ng lahat. Pakundangan sa kamatayang aakuin ng iyong anak bilang tugon sa kanyang pagdalangin, lobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, tugon ng lalaki." "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" tanong ng Diyos. "Bakit
Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin, tugon ng lalaki. Bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae. Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway, may parusang dapat na tanging ikaw lamang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway. Binhi mo at binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan. At ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako si Israel, lubos niyang tinutupad. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak, napurihin sa pag-awit. Umawit sa Diyos ng awa ang gawain niya'y dakila. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago panilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakila niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinararoonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang paghahari niya ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon, ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Palapakan natin ang mahal na Birheng Maria. Nagpapasalamat tayo sa biyayang ito sa ating Panginoon, no, sa Diyos Ama na nagkaloob sa atin ng isang ina na pinili na maging ina ng bugtong na anak, si Maria. Pinili at biniyayaan ng grasya na hindi madungisan ng anumang bahid ng kasalanan. Ang Imakulada Konsepsyon o ang Kalinis-Linisang Paglilihi sa Mahal na Birheng Maria. So, lilinawin ko lang po, no? Si Maria ang ipinaglilihi o ipinaglihi. Pag sinabing Immaculate Conception
si Maria po yung nasa sinapupunan ng kanyang ina na si Santa Ana. Na habang nasa sinapupunan pa lang ni Santa Ana ay nilukuban na ng grasya ng Diyos na maging malinis. Para nang sa ganon, pagdating ng takdang panahon, siya ngayon ang magdadala o magiging luklukan ng anak ng Diyos. Kaya't nararapat lang na maging busilak yung magiging bahay, no, na kung saan mamamalagi ang anak ng Diyos ng siyam na buwan. Na pagdating natin, no, sa December 16, sa simbang gabi, pagninilayan natin ulit ang mga ito. So malinaw po ba? Immaculate Conception, si Maria ay pinaglihi na walang bahid ng anumang kasalanan. Maging ang minanang kasalanan, wala po siya noon. Yan po ay dogma, yan po ay idiniklara ng simbahan na dapat nating kilalanin at tanggapin. Bilang Katoliko, ito po ay hindi natin tatanggihan o hindi natin aalisin sa ating pagiging Katoliko. Okay. Maganda rin po, no, na sa pagdiriwang na ito, mapaalalahanan din po tayo ng tungkol sa buhay. Ang buhay ay biyaya ng Diyos. Pupwede kang makapag-asawa at didesisyonan mo yan. Paghahandaan mo yan. Sa anumang aspeto ng buhay natin, kailangan natin itong pinag-iisipan bago tayo magdesisyon. Ang pag-aasawa ay ipinapaubaya ng Diyos sa atin na magdesisyon. Pero ang pagkakaroon ng anak, yan po ay desisyon ng Diyos. Kung biyayaan ka ng anak, salamat. Dahil nga ang bawat anak ay biyaya ng Diyos, regalo ng Diyos. Kung hindi ka man biyayaan, may plano ang Diyos . Bagamat pwede sabihin natin, mas karapat dapat kang maging magulang kumpara sa mga nandiyan sa lansangan, pero sila yung, di ba minsan, sila yung, bakit ang bilis silang mabuntis, no? Samantalang ikaw, dasal ka ng dasal, hindi ka pa nagkakaanak. Desisyon po yan ng Diyos. Desisyon na dapat nating irespeto. Hindi ka dapat magtampo, hindi ka dapat magalit, dahil lamang hindi ka binigyan ng anak sa ngayon. Pero tingnan din natin, bakit ba ipinapahintulot ng Diyos o ipinahintulot ng Diyos na mabuhay ka pa? Sa dami-dami ng mga taong gustong magkaanak, madami rin naman yung taong ayaw mag-anak. Kung maintindihan lang sana talaga natin na may mga tao talagang itinilagang para maging magulang, may tao din naman talagang hindi para sa pagiging magulang. Kaya nga kailangan nagdidesisyon tayo. Kailangan nagdadasal muna tayo bago natin pagdesisyonan ng isang bagay, lalo na sa usaping ito. Okay. Si Maria po ay naging biyaya para sa lahat. Hindi siya yung ipinanganak sa mga palasyo na ang tatay, hari o reyna. Si Santa Ana at si Joaquin, isang ordinaryong tao lang din. Isang ordinaryong mamamayan. Pero doon siya ipinanganak. Naging balakid ba yon para maging masaya siya? Maging masaya ang kanilang pamilya?
Hindi. Napakahalagang bagay po kasi na habang nasa sinapupunan, ang bawat tao, lahat naman tayo dumaan sa sinapupunan na kahit tumanda na ha, nanggaling tayo sa sinapupunan ng ating ina. Ang tanong lang din, paano ka ipinaglihi? Yan. Tatandaan niyo pa ba? Paano niyo ipinaglihi ang inyong mga anak o anak? Iba kasi, 10, no? Kami, 10 kami magkakapatid. Meron isa lang. Pero yung tanong, paano mo ipinaglihi ang iyong anak? O ikaw, baka pwede mo nang masagot, paano kay pinaglihi? Ipinaglihi sa simangot, ipinaglihi sa problema, ipinaglihi sa reklamo. Ngayon, alam nyo na, ay, kaya pala masungit ito eh. Kasi nasa tiyan pa lang ng nanay, kasimangot na yung nanay. Ay, kaya pala bastos itong batang ito eh. Kasi nasinapupunan pa lang yung magulang, murahan ng murahan. Kaya pala problematic ito eh. Lahat na lang pinoproblema. Kasi nung nasa sinapupunan pa lang, wala nang ibang sinaksak sa isipan niya, problema, problema, problema ka. Paano pag lumabas ka? Kaya yung minsan po, no? Ang kaya po, kilalang puntahan ng mga may problema. Madalas noon, naririnig ko po, kung gusto mong masolusyonan ang problema mo, pumunta ka ng Quiapo. Hindi naman nagpunta ng simbahan. Saan nagpunta? Diyan sa gilid. Kasi diyan, masasolve daw ang problema mo. Ipalaglag mo. Maraming nagtitinda ng pampalaglag diyan. Para masolusyonan. Kasi nga, ang pagtingin mo, doon sa bata, sa loob ng tiyan mo, problema. Eh ngayon, pinapaunawa nga sa atin, biyaya yan. At sana po yung lahat ng lumabas no, sa iyo, mas maiparamdam mo na biyaya siya. At kailangan maipaintindi mo, hindi siya problema, kaya hindi siya dapat nagdudulot ng problema, kundi nagdudulot siya ng kaginhawahan. Sa bawat pagsilang, lalo tigit, di ba, no? Sa panahong ito ng pandemya, marami po ang ipinanganak. 2 taon na, may ngipin na, hindi pa nabibinyagan. Nakakapaglakad na, hindi pa na ipapasok sa simbahan. Responsibilidad nating lahat yan. At ikaw din mismo, mas maganda, ikaw mismo, ma-realize natin, bakit kayo pinanganak sa mundong ito? Hindi para ituloy at dugtungan ang mga pagkakamali ng nakalipas. Huwag na nating ulitin ang mga pagkakamali. Ninais ng Diyos, mabuhay ka para itama ang mga pagkakamali. Ngayon, ikaw, kung naiintindihan mo na ito, may panahon tayo para itama ang pagkakamali, maging ang pagkakamali ng mga magulang natin. Diba? Sa unang pagbasa, yung pagkakamali nila, Eva't Adan, naituwid ni Maria nang siya ay tumugon at pumayag sa kagustuhan ng Diyos. Kaya nagkaroon ng panibagong kwento ng pagtatama ng pagkakamali. So walang mangyayari kung isisisi mo sa iba. Eh ano kung pinaglihi ka sa simangot,
Eh, pwede ka naman nang umiti ngayon. O ano, kung pinaglihi ka sa kung saan man. O ano, kung may pinanganak ka na may kapansanan dahil sa ginawa ng mga magulang mo, kung ano-ano mga chemicals yung ipinasok sa katawan, kaya nung lumabas ka, may deformity ka na. O ano, may pagkakataon ka para itama yan. Lagi tayong naghahanap na kailan ba mababago ang buhay natin. Baka ikaw na yun. Hindi mo palang nakikita. Nawa, sa tulong ni Maria, mas maging malinaw o maliwanag nawa sa atin kung saan tayo tinatawag ng Diyos. May magandang plano ang Diyos para sa bawat isa. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng kanyang kalinis-linisang paglilihi, hinirang mo, O Diyos, si Maria bilang makabagong Eva, tanda ng bagong simula ng aming paglalakbay tungo sa buhay kabanalan. Kaysa niya, kami dumudulog sa iyo, aming Ama at Tagapaglikha. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Lumagunawa ang simbahan sa pamamagitan ng halimbawa ni Maria tungo sa kabanalan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Marating nawa ng buong mundo ang kapayapaan sa pamamagitan ng dasal at pagsisisi sa mga kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maging gabay nawa namin siya sa aming paglalakbay tungo sa iyo, Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan ng mga panalangin ni Maria, maghilom nawa ang mundo sa pandemya na dulot ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapahinga nawa ang mga kapatid naming pumanaw na sa piling ni Maria at ng mga banal sa kaluwalhatian mo, O Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa pagdating mo, gayon din aming hinahanap.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo, mga kabatid, upang paghahain natin igalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, handog na nagliligtas sa aming inihahain sa iyong dambana ngayong dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng mahal na Birhen. Tanggapin mo ito at ipagalob mo pakundangan sa kanyang kahilingan ng katulad ng pagkasagip mo sa kanya sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa kanya ay mahango sa tanang kasalanan. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng kabanal-banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo'y siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak na dalisay at walang bahid kataksilan, laang magbigay ng puspos kalinisan sa mga nananabik sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaang maging katuwang at uwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarapilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, inaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa mga tatanggap po ng komunyon, huwag po kayong aalis sa inyong mga pwesto, huwag pong magpapalipat-lipat. Kami po ang mag-aabot ng komunyon sa inyo. Katawan ni Kristo. Amen. Thank you.
kabagabag. Naway mabanaagan ka, hinirang at tala ng umaga. Kahit alunman ng pangamba, alintana sapagkat naroon ka. Ni unos ng pighati at kadiliman ng gabi. Maria sa puso ng sinta, inang kinigiling. Nang lawan kami, aming ina, sa kalangitan naming pita, naway maging hantungan na kami mithing kaharian. Maria sa puso ninuman, ikay tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamaliw, inang sinta, inang kinigiling. Maria sa puso ninuman, ikay tala ng kanan. Inang sinta, inang ginigiling. Pagkatapos po ng pagwiwisik ng banal na tubig, mangyari lamang na maupo muna ang lahat na nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago kayo lumabas. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Panatilihin po natin ang physical distancing sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Mariang Birheng Mahal na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagtatalaga sa sambayan ng Pilipino sa Immaculada Concepcion. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos, habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Umaharap kami sa iyo, aming kalinis-linisang ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay nagahayag ng aming pagtatalaga at paghahabilin, kung saan napapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayan ng nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria,
bayang sumisinta kay Maria, batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, dinggin mo ang aming hibik na tahasan naming inihatid sa iyong puso, bunsod ng banal na espiritu. Yakapin mo ng may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa, na ngayon ay ipinagkakatiwala at itinatalaga namin sa iyo, dahil angad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Dumudulog kami sa iyong pagkalinga, mahal na ina ng Diyos. Huwag mo nang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang na agahati at sumisira sa aming bayan, ipagadya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipagadya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipagadya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan sa lipunan, ipagadya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipagadya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa sa mabuti at masama, ipagadya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na espiritu, ipagadya mo kami. Hibik nami pakinggan, o mahal na ina ni Kristo, lakip nito ang aming pag-asa at mga pasanin, ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksain nawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Papanibaguhin nawa nito ang kalooban at budhi ng bawat isa. O Maria, Ina ni Jesus at aming Ina, Ikaw ang aming buhay, aming katamisan at aming pag-asa. Amen. Ngayon din po ang pagtatapos ng taon ni San Jose. Ang pagtatalaga ng mag-anak kay San Jose. Bunying San Jose, kalinga ng manunubos, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo'y pinagkatiwala ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak. Sa iyo rin isinilalay ni Maria ang kanyang tiwala. Bahagi ka ng pagkatawang tao ni Jesucristo. Nakikisa kami sa Panginoong Jesucristo at sa mahal na ina sa pagpaparangal sa iyo. Taglay ang tunay na pag-ibig at pitagan. Sa araw na ito, nais ka namin maging aming Ama, tagapagkalinga at tagapagtanggol. Niloob ng Diyos Ama na ipagdiwang ang taong ito na nakalaan sa iyong karangalan at sa 500 taon ng Kristyanismo sa aming kapuluan. Taglay ang pusong nagagalak, kinikilala ka namin bilang dakilang kaloob ng Diyos upang maging aming kamanlalakbay, guro, huwara na tagapagtanggol ngayong taon ng Hubileo. Lumalapit kami ngayon sa iyo upang italaga ang aming mga mag-anak at tahanan. Sa iyong makaamang pag-ibig at pangangalaga, itinaguyod at tinubog mo ang banal na mag-anak sa Nazaret. Buong kababaang loob naming isinasamo, nabasbasan mo ang lahat ng aming pagsisikap na gawing salamin ng pagmamahal ng Diyos ang aming mga mag-anak. Kamtin nawa ng bumubuo ng aming mag-anak ang biyaya ng matibay na pananalig sa pahayag ng Diyos at ang aming mga gawain ay maging patunay ng aming pananampalataya. Tulungan mo kaming maging munting simbahan ang aming mga tahanan sa pagtulad namin sa iyong halimbawa ng isang masunuring pananalig, hindi nagmamaliw na pag-ibig at matatag na pag-asa sa ating Amang mapagmahal. Lagi kang handang makinig at tumalima sa kalooban ng Ama at iningatan mo si Jesus sa lahat ng panganib. Ipagadya mo kami sa lahat ng makakasira sa mga pagpapahalagang batay sa Ebanghelyo at sa katuroang laban sa pamilya at buhay.
Ingatan mo kami sa aming pakikibaka laban sa mga sakit ng aming lipunan. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga inaasam at tinahangad sa ipagkakamit namin ng kaligtasan. Isinasamo namin sa iyo ang biyaya na magbigkis ang aming mga mag-anak sa tunay na makakristyanong pag-ibig sa pakikiisa sa Simbahang Katolika. Turuan mo ang mga ama na isabuhay na maging salamin ng pag-ibig ng ating Ama sa Langit ang lahat ng aming pagsisikap na tumulong sa aming kapwang nasa kagipitan. Sa iyo namin isinasalalay. Sa iyo, San Jose, gayon din kina Jesus at Maria, itinatalaga namin ang aming katawan at kaluluwa at ang lahat-lahat sa amin. San Jose, maging ama ka rin nawa sa amin, gabayan mo kami sa landas ng buhay. Pagkamitin mo kami ng biyaya, awa at tibay ng kalooban, at ipagsanggalang mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Pakitaas po lahat ng mga picture ng natanggap niyo po. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at mga dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Nawa po ang mga larawan na yan ay ipa-frame po ninyo at ilagay ninyo sa inyong mga altar. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Magsiupo muna ang lahat.